Welcome back to my channel, guys. AG here at isang panibagong episode na naman ng inyong matutunghayan. Sa mga bago pa sa channel ko, mag-subscribe kayo para palagi kayo updated sa mga bagong videos nating ilalabas. Shoutout nga pala kay Kawan Heart TV, Boy Kilay, Kabugsay TV at MG's Vlog. Salamat po. Nandito na tayo sa spot at ito yung unang dive ko, guys. At since warm up dive pa lang to, so dito lang tayo sa ledge muna bababa. Paglapag ko pa lang, guys, sinalubong agad tayo ng mga Big Eye Tribalis, pero marami sila ngayon kaya hindi na ako tumira. Mabante ako ng konti sa unahan, guys, kasi may nakita akong mga good size na isda dito at masarap to sa inihaw. Inantay ko na lang sila na magkalapit or sakto yung angle para silang dalawa yung matitira ko in one shot. At yun, gumana naman. Kitong palang local name sa amin dito, guys. Medyo may kalakasan yung agos ngayon, guys, kaya sumabay na lang ako at nagpadala sa current. Pero bigla akong huminto at dali-dali akong nagdive sa spot na to kasi ayan, may nakita akong mga bluefin tribalis. School pa naman. And this is my third fish of the day. Nag-scratch na ako, guys, pero ayaw pa talaga nila lumapit. Tinry ko na lang mag-fish call, guys, para ma-attract yung attention nila. At ayun, sapul yung isa. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi ko na nga alam kung saan ko natamaan, pero ayos din naman kasi kumapit to. This time, pinapalibutan tayo ng isda na to, guys. Lapis kong tawagin dito sa amin, pero hindi ko nalang tinira kasi ang nipis ng isda to, guys, at matinik pa. Another drift of the day, guys. At ayan, sa sobrang lakas ng agos, tinangay ako hanggang dito sa kabilang side ng shoal. This is my favorite wall dive spot. Alam nyo naman yan, makikita nyo yan sa ibang videos kong na ang dami ko nang nahuli dito. At ayan, guys, school of White and Trivali naman ang napakita ngayon. Sabihin ko man na focus lang ako sa isa, pero may time talaga na malilito ako kung ano yung titirahin ko. Kaya ito yung nangyari, hindi ako nakatira sa unang paglapit. Kaya inantay ko na lang sila umikot at mag-broadside. At eto. Dito niya nakuha yung pangalan niya, guys, yung White Tongue Trivali. Kita niyo naman yung dila niya, kulay puti. Another drift at another fish of the day.
Kahit umabot tayo sa malalim na part guys, may mga isda pa talaga na mahuhuli mo lang sa mababaw na part at ito yung nangyari. To cut the video short, diretso na tayo kung saan paangat na ako guys galing sa pag-antay sa ilalim. Halfway through may nakita tayong needlefish kaya huminto ako saglit, maneuver the spear at aiming the fish. Advantage ko dito guys, hindi niya ako makikita kasi nasa gilid yung mga mata niya at hindi sakop sa vision niya yung nasa ilalim, pero mafe-feel niya yung vibration kaya relax lang din pag approach mo kung sakaling makasalubong kayo ng gantong scenario. Dinala ko pala yung lumang spear gun ko guys, ayan kasi nilagyan ko ng rubber at para matest na rin, na-miss ko rin to. This is a 120cm Hammerhead Evolution spear gun, aluminum barrel. 10 years old na to guys, biro mo. Isang dekada na kaming magkasama nito pero still in good condition pa rin at kicking strong. On this dive, dito tayo sa spot kung saan naglalagay yung mga slender unicorn fish at tingnan natin kung gagana pa to. Smooth pa rin talaga. 10 years in service, biro mo, at original shaft pa rin yan. Isang beses ko lang pinalitan ng flopper at antatag pa rin. This is my last fish of the day guys kasi madilim na at umuwi na rin ako pagkatapos. After a few days, balik na naman tayo sa dagat guys at this time dito tayo sa slope na spot at may dala na tayong buoy and this is my first fish of the day. Dali-dali akong nag-dive dito guys kasi yung mga bait fish nagsitakbuhan dun sa shallow na part kaya hindi mo sila makikita dito pero ma-feel mo na meron talaga. At ayan, dalawang good size na dogtooth tuna. It's a good shot kaya hindi na siya lumaban at ayan, paikot-ikot na lang. Excited pa sana ako na makikita ko yung isang dogtooth tuna pero ayan, ito yung nangyari. Tuyo na tayo. Line guide. Yun. Wala yung pandikit. So, papalitan natin ng papalitan ng fins. Right. Bago na ulit fins natin. Pinalitan natin, palit tayo. Brother ko to guys since di na siya nice spear gamitin ko lang muna. Alright. Ayan, nakapagpalit na tayo ng fins sa brother ko pala to guys at di na siya nice spear kasi busy na rin. Kung napanood nyo yung video na inatak siya ng barkuda, ito yung gamit niya. Another drift at balik tayo sa spot guys kung saan natin nahuli yung dogtooth tuna, baka sakaling andito pa yung isa. This time, nakita na naman ulit natin yung School of Big Eye Trevallis.
Umabot na naman tayo dito guys sa wall part ng shoal dahil sa lakas ng agos. At may nakita tayong Buffalo Emperor dito. Nasa mababaw lang guys pero napakailap ng isda na to kaya dinahandahan ko ang pag-approach at galing ako dito sa mababaw na part. Ang ginagawa ko, hindi ako didiretso na dudungaw dyan kung saan siya banda. Kumbaga pasilip-silip lang muna para hindi siya matakot. Nakadungaw yung angle kung makikita nyo dito guys dahil sa GoPro na nasa ibabaw ng mas pero nakatago talaga ako nyan. Binababa ko una yung spear gun guys para makaposition ako ng aim at ayan, nalata niya kaya gumalaw siya ng konti pero hihinto yan kasi curious na isda to. Chine-check pa niyan kung may threat o wala pero paglabas natin, di niya alam na ready to fire na tayo. May pagka long shot yung tira natin guys pero sapol naman at yun, nilapitan pa ng bluefin trevally. Hello Emperor. Another drift at another fish of the day. And this time guys, umabante tayo ng konti. Hanap pa rin natin yung dogtooth tuna. Nagpakita nga ulit guys at dalawa na naman sila ngayon. Mas maliit to compare sa unang huli natin pero good size pa rin. Another dive guys at padilim na sa kakantay natin sa dogtooth tunas. At ayan, nagsilabasan ng mga slender unicorn fish pero di tayo titira niyan kasi focus pa rin tayo dun sa mga pelagic. This is my last drift kasi padilim na talaga guys. May nakita pala tayong good size na grouper dyan sa baba pero check muna natin ang paligid baka may darating pa dito. Wala na talaga guys kaya nakafocus na ako dito sa grouper. Waiting for that right moment when to pull the trigger kasi baka ma-spook ang lapit pa naman niya dito sa hole niya. Shoutout nga pala kay Melanie Larido, John Ray Paglinawan, Ron's Sports and Adventures at Taco Mike TV. Thank you. This is the last fish of the day guys and that's it for this episode. I hope you enjoy watching at sana may natutunan din kayo. Stay tuned for more at see you soon on my next video. Stay safe and God bless. Cheers!